Si Jesus ay ang may likha. Una sa pitong bahagi. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubok Valentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Unang paksa, ipinakikilala ang mga Veda. Ano ang mga Veda? Ang ugat ng Sanskrit na salitang Veda ay maaring maraming kahulugan, subalit ang layunin ay iisa lamang. Ang ibig sabihin ng Veda ay karunungan. Anumang karunungang iyong tinatanggap ay Veda, dahil ang katuroan ng Veda, ng mga Veda, ay ang orihinal na karunungan. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ang PowerPoint na paghahandog na ito ay hindi nilalayong paghambingin ang dalawang magkaibang mga kasulatan. Ang banal na Biblia at ang sagradong mga Veda. At ang personalidad na papaloob dito kung ano at sino sa kanila ang superior o hindi. Hindi iyon ang ating pakay dito. Ang aking pakay ay iugnay ang parehong kasulatan, ang ipakita kung papaano silang umaakma sa isa't isa, ilabas ang pagkakasundo sa pagitan ng dalawa at dumating sa katotohanan. Ang mga personalidad na ating babanggitin sa mga nasabing mga kasulatan ay transcendental na may kinatatayuan sa kani-kanilang kinalalagyan. Ang akin lamang gagawin dito ay ilalabas kung ano o sino silang talaga, hindi kung ano o sino sila batay sa mga maling pagkakakilala sa kanila. Iisa lamang ang ganap na katotohanan, at lahat tayong mga may wastong pag-iisip ay sapat na katalinuhan ay nais namang lamang na manatili sa katotohanan, di ba? Para sa karamihan, ang ganap na katotohanan ay isang palaisipan. Marami itong nawawalang ugnayan, kung kaya't walang tamang konklusyon. Isa lamang dakilang misteryo, spekulasyon o kalituhan. Gayunpaman, may mga tinaguriang makareligyoso ang nagsasabing ang kanila ay ang tamang daan at ang kanilang kasulatan lamang ang katotohanan at ang lahat ng iba ay mali na. At sila-sila ay nagbabatuhan ng mga maaanghang na salita laban sa isa't isa. Kalaunan, humahantong ito sa pag-aaway at ang matindi, ito ay nagbubunsod ng pagkamuhi sa isa't isa, sektaryanismo at kahit pa nga giyera. Ang diwa ng reliyon ay pag-ibig sa Diyos. Kapag tayo ay patuloy ang paggawa ng pagkakasala sa bawat isa sa ngalan ng reliyon, kailanman ay hindi natin maaaring matikman ang tamis ng pag-ibig na ito sa Diyos. Ang iba, dahil sa kukulang ng kaalaman, sinasabi lang nila, mahirap talaga maintindihan eh. Kasi ang Diyos talaga ay misteryo. Bakit hindi ka nalang maniwala?
Pero, ang diwa ng relihiyon ay pag-ibig sa Diyos. Kapag tayo ay paggawa ng patuloy, ang paggawa ng pagkakasala sa bawat isa sa ngalan ng relihiyon, kailanman ay hindi natin maaaring matikman ang tamis ng pag-ibig sa Diyos. Ang Diyos ay iisa lamang, ang pinagmula ng lahat, Panginoon ng sansinukob, ang pinakakataas-taasan at ang orihinal na dahilan ng lahat ng simula. Walang maraming Diyos, dahil kapag marami ang Diyos, kung gayon, edi walang halaga ang salitang Diyos. Katulad ng titulong Pangulo. Ang salitang Diyos ay titulo rin at may nag-iisang katauhan lamang ang nagmamay-ari ng titulong iyon. Ang ibig sabihin ng salitang Diyos ay pinakakataas-taasan. Mas mataas pa kaysa ano paman o kanino paman. Wala nang makapapantay o mas nakahihigit pa sa kanya. Siya ay ang ating Ama, pinanggalingan ng lahat at may buhay. At tayo ay ang kanyang mga supling. Pinanggalingan ng lahat ng may buhay at tayo ay ang kanyang mga supling. Ang isang ama ay hindi malulugod kapag kanya nakikita ang kanyang mga anak na nag-aaway-aaway. Sa madaling salita, kapag iyon ay ating ginawa, mahirap nating makamit ang basbas ng ating ama. Siya nawa, ang maliit na pagsisikap na ito ay ahantong sa pag-unawa na ang mga Kristiyano, Vaishnava at ang iba pa ang tawag ay mga Hindu, Sikh, Hudyo, Muslim at ang ibang nasa ibang pananampalataya ay umayon sa nag-iisang pangkalahatang saligan. Ang ganap na katotohanan ay isiniwalat sa maraming sinaunang kasulatang ginawa sa mabuting pananalig, tinatawag na inihayag na kasulatan. Ang mga kasulatang ito ay inihayag sa maraming anyo para sa benepisyo ng maraming iba't ibang kultura. Nang bawat isa ay depende sa panahon, buok, pangyayari, at batay sa abilidad ng mga taong tinuturuan na madali itong maintindihan. Ayon kay Srila Rupa Goswami, isang santong Vaishnava, anumang aklat na nakapagbibigay ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay tungkol sa pagsulong sa debosyonal na paglilingkod sa Diyos, ito ay sa alang-alang na inihayag na kasulatan, Nectar of Devotion, 12th paksa. Sa banal na Biblia, ito ay sinasabi, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. 2 Timoteo 3:16. Ang ibang mga kasulatan sa halip ay maikli o at dinaglat lamang. Mayroong kasulatang maaring gumana bilang isang pocket dictionary na ang ibinibigay
ay batayan lamang, hindi detalyado. Subalit ang iba naman ay maaaring ihambing sa isang kumpletong pulutong ng napakalaking ensiklopedya na naroon na ang lahat ng detalye. Kunin natin ito bilang isang halimbawa kung iyong hinahanap ang kahulugan ng salitang tubig. Yan yung ating halimbawa. Kapag ikaw ay sasangguni sa isang pocket dictionary, ang makikita mo lamang ay ang spelling, bigkas, kung nasa ang bahagi ito ng salita, at ang kahulugan nito. Pero kapag ikaw ay titingin sa encyclopedia, maliban sa mga nabanggit, makikita mo na mayroon pang ibang mga katampukan. Mga makukulay na imahe ng anyo, ang chemical symbol nito, H2O, ang states of matter, ang mga physical changes, di ba? Yung mga technical purificatory process na kayang pagdaanan nito, halimbawa may alkaline, merong distilled, merong mineral, di ba? Yung temperature ng boiling point, 100 degrees Celsius o kaya ay 212 degrees Fahrenheit. Yung boiling point niya, ito naman yung freezing point, 0 degrees Celsius o kaya 32 degrees Fahrenheit. At marami pang ibang features. Kung magre-rely ka sa encyclopedia. So sa encyclopedia, ando doon lahat ng impormasyon. Kung atin namang pag-uusapan ay ang tungkol sa Diyos, ang mga Veda ay maaaring ihambing sa isang encyclopedia. Ang impormasyon ay tahasang ipinaliliwanag na kalarawan, malasyentipiko o at makatotohanang tinutukoy at inilalarawan sa matalik na detalye. Sa paglalarawan sa Diyos, binabanggit ng mga Veda kung sino ang Diyos, ang kanyang matalik na pangalan, ang kanyang iba pang mga pangalan, ang kanyang boses, ang kanyang transcendental na anyo, kung ano ang kanyang hitsura, ang kanyang walang hanggang mukhang batang edad, kung saan siya ay pinanganak, ang kanyang mga inkarnasyon, kung saan siya nakatira, ang kanyang kulay, ang kanyang buhok, kulay ng kanyang kasuotan, at kung anong tela yun. Ang kanyang mga burloloy, balahibo ng anong hiibon yung nasa tuktok ng kanyang korona, detalyado. Ang kanyang paboritong instrumentong pangmusika, ang kanyang paboritong halaman, bulaklak, ang kanyang paboritong alagang hayop, ang kanyang paboritong kainin. Gayun din, ang kanyang tatay at nanay, mga purong deboto ng Diyos na gumaganap lamang bilang kanyang mga magulang, bilang bahagi ng kanyang paglilibang dito sa planetang daigdig. Ang kanyang kapatid na lalaki at babae at konsorte, kanyang mga ekspansyon at mga kasiyahang kapangyarihan, ang kanyang panganay na anak, mga kaibigan, mga aktibidades at marami pang iba. Yan ang yung Vedas, parang encyclopedia ng Diyos. Detalyado talaga. Binabanggit din ng mga Veda kung sino tayo,
kung ano ang ating ugnayan sa Diyos at sa mundong ito, ang dahilan ng ating pag-iiral at kung bakit mayroong pasakit. Kung paano tayo makakaahon sa kahirapang ito at kung saan talaga ang tunay na kaligayahan. Nasa mga Veda ang lahat ng iyan. Smaranam, ibig sabihin ng smaranam, remembrance, remembering God. Ang kirtanam naman ay ang pag-awit ng kanyang mga banal na pangalan. Sa PowerPoint na paghahandog na ito, ating susubuking punuin ang mga nawawalang mga chip ng puzzle tulad ng ating nabanggit. Batay sa mga isinasaad sa mga kasulatan at sa pasya ng mga spiritual na guro, hindi lamang ito spekulasyon ng aking pag-iisip. Kapag mayroong pagkakasundo sa lahat ng relihiyon, walang paghahati-hati, respeto lamang, pagmamahalan at kapayapaan. Okay ba? Isa na tayo. Ikalawang paksa. Aja, ang kauna-unahang ipinanganak dito sa Sansinukob. Isang araw, mahigit 30 taon na nakararaan, habang aking binabasa ang isang aklat ng mga Veda, ang Srimad Bhagavatam, isang kamanghamanghang kasulatan mula sa India, aking na-encounter ang pangalang Aja, isang Sanskrit na salita na ang ibig sabihin ay the unborn. Ang salitang the unborn, ayon sa paliwanag sa mga Veda ay ang kanyang kapanganakan ay hindi material, na ang kapanganakan ito ay hindi tulad ng atin. Hindi tulad ng sa atin. Na ang kanyang kapanganakan ay hindi ang resulta ng sexual na kopulasyon ng lalaki at babae. Sa konsepto ng Kristiyanong Katoliko, ang tawag rito ay birth by immaculate conception. Bukod-tangi lamang ito, kay Jesus lamang ito nag-a-apply. Meron daw birheng mga anak. Magkakaroon ng anak ang isang birhen. Wow. Napakaano. Milagroso talaga. Biro mo birhen tapos ng anak. Ako ay agad na akit sa pangalang ito, Aja, na masarap bang pakinggan at bigkasin ba? Aja. Aja. Kung kaya't sa ngayon, kapag ako'y nakakakita ng pangalang ito, kahit pa ito ay dinaglat, abbreviation lang, spelling lamang ng pangalan ng isang kumpanya, tatak lamang ng isang electronic product, pangalan lamang ng isang automotive shop, at iba pa. O kaya ayawang lumalabas lamang sa plate number ng mga 9,999 ng mga sasakyang nakarehistro dito sa Pilipinas, aking naalala ang isang nilalang na napakadakila. Ang Aja ay pangalan din ng album ng isang Amerikanong rock jazz na bandang Steely Dan na kanilang nirelease noong 1977. Pinangalanan ko rin yung aking panganay na anak na Aja.
Ang ibig sabihin ng adya, ang ibig rin sabihin ng adya ay enerhiya ng material na nilikha. Ito ay pangalan talaga ng isang personalidad. Ang pangalang ito ay nahuukol lamang kay Panginoong Brahma na batay sa mga kasulatang Veda ay ang may likha nitong material na sansinukob. Sa pagtutuos ng Biblia, lumangtipan tungkol sa paglikha. Ito ang sinasabi sa Biblia. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis, unang paksa, unang talata. Kalaunan, ito ang sinasabi. Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Genesis, ikaunang paksa, 26 hanggang 27 talata. Upang likhain ang tao ayon sa banal na Biblia, mayroon pang isang katauhan, isang hiwalay na personalidad na kausap ng Diyos. Gawin natin ang tao, underline ko, us. Sa madaling salita, sa proseso ng paglikha, mayroon pang isa na kasama ang Diyos. Kasama ng Diyos, na ang Diyos ay hindi nag-iisa. Kung kaya't, maaari nating tanungin, sino ang kasama ng Diyos? O kaya ay, sino ang personalidad na yon na kausap mismo ng Diyos? Mayroong dalawang posibilidad. Una, banal na espiritu, at ikalawa, banal na anak, si Jesus. Ang konsepto ng Kristiyanong Katoliko na ang Diyos ay may tatlong persona ay wasto. Una, merong Diyos Ama. Pangalawa, may Diyos Anak. At pangatlo, may Diyos Espiritu Santo. Para sa mga spiritual na guro ng mga Vaishnava, narito ang hango sa kanilang paliwanag tungkol sa tatlong persona. Una, Diyos Ama. Pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Dahilan ng lahat ng simula. Siya na walang pinagmulan. Ikalawa, Diyos Anak, si Jesus, na isang Jiva Atma o buhay na nilalang, munting bahagi ng Diyos, sugo ng Diyos, espiritual na guro, purong deboto ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, na bumababa sa mundo upang iligtas ang sangkatauhan ng iba pang mga anak ng Diyos. Ikatlo, Diyos Espiritu Santo, isang ekspansyon ng pinakakataas-taasang Panginoon na sinasamahan ang mga buhay na nilalang at naninirahan sa puso ng lahat ng may buhay upang gabayan sila sa material na mundo. Ang banal na espiritu ay tinatawag na paramatma. Ibig sabihin ng param, pinakakataas-taasan. At ang atma, kaluluwa o espiritu. Si Panginoong Paramatma ay naninirahan sa puso ng bawat buhay na nilalang. Siya ay sinasabing nasa loob rin ng bawat atom sa buong sansinukob, kung kaya't siya ay laganap kahit saan. Kung kaya't lahat sila
ay ang nag-iisang Diyos na mayroong kanya-kanyang posisyon at mga gawa. Sa huling pananalita, ang Diyos ay kasama na ang lahat, kung kaya't ang salitang Diyos ay tumutukoy rin sa lahat na may kinalaman sa Diyos o sa lahat na hindi maaring iwalay sa Kanya. Ang Kanyang mga banal na pangalan, ang Kanyang kaharian, spiritual na mundo, kasama na rito ang Kanyang mga walang hanggang na mga kasama at ang mga gamit na may kinalaman sa Kanya at para sa Kanya. Ang Diyos ay ang Kanya ring mga salita, ang Kanyang mga paglilibang, at ang Kanyang kinatawan. Sa madaling salita, ang lahat na may direktang ugnayan sa Diyos ay Diyos din. Sa mga Veda, sinasabi ni Panginoong Krishna na, dapat malaman ninyo man na ang Acharya, spiritual na guru, ay bilang ako mismo, at siya ay hindi dapat hindi irespeto sa anumang paraan. Siya ay hindi dapat kaingitan, iniisip na siya ay isang pangkaraniwang tao lamang. Srimad Bhagavatam, 11, 17 paksa hanggang 27 talata. Aking spiritual na guru, si His Holiness, Jagadguru, Sri Swarupananda, Paramahamsa. Sa banal na Biblia, Lumang Tipan, ang Espiritu ng Diyos ay nabanggit, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kailaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng mga tubig. Genesis 1:22. Sa Bagong Tipan, ating makikita ang nauugnay na talata. Si Kristo ay ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kolosas, 1:15-17. At siya ay ang namumuno ng katawan ng simbahan. Siya na simula ay ang unang ipinanganak mula sa kamatayan, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagkat minarapat ang Diyos na ang tao niyang kalikasan ay Sapagkat minarapat ang Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kolosas 1:18-19. Sa panahon ng paglikha, si Jesus ay kasama ng Diyos. Sa mga sipi na iyon mula sa Biblia, na suportado ng iba pang mga sipi na atin ring babanggitin, ang tinutukoy lamang ay si Panginoong Hesukristo.
Gayunpaman, tulad ng nabanggit, hindi natin maikakaila na sa mga sipi na iyon ay mayroon pa ring dalawang katauhan. Una, si Jesus ang anak at ikalawa ang Diyos Ama. Talaan. Tulad ng ating sinabi, lahat ng may direktang kinalaman sa Diyos ay Diyos din. Kung kaya't, ang Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo ng Diyos na nabanggit ay ang Diyos Ama rin mismo. Ang Diyos Ama ay ang bagay ng pagsamba. Ang nag-iisang Panginoon na dapat ay ang nalulugod sa serbisyo ng kanyang lingkod. Siya ay isa pa ring personalidad na kaiba kay Jesus. At si Jesus ay ang anak pa rin, ang lingkod. At ang Ama, siya pa rin ang Panginoon. Ang kanilang individual na kinatatayuan ay walang hanggang at hindi maaring maging baliksalida, magkapalitan o magkabaligtaran. Itutuloy. Marami pong salamat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol.